Congressman Abante. Thank you, Mr. Chair. Ako rin po magtatanong. Kasi, Mr. Chair, why do you refuse to answer Congressman Pimentel when he asked you about your schooling? Mr. Chair, hindi. Why? Hindi po kasi nakapagtapos. Hindi naman nakakaya, hindi ka nakapagtapos eh. Gusto lang na yung malaman kung saan ka nag-aral. Yun naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung saan ka nagtapos. Ang kitatanong natin, kung saan ka nag-aral. Oh, pwede mong sagutin mo yun? Mr. Chair, marami po akong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan o tuwing ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick-out ka? Magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick-out na magaling sumugot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumugot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klaseng sagot sa hearing na ito. Pagkisagot mo nga, Ms. Casiong. Hindi mo kaya ang sagutin? Aba, magaling ka. Sapagkat napapaikot mo kami lahat dito. Oo. O, siguro mamaya, si Congressman Romy ako magtatanong sa iyo. Pero ito ang sabihin ko, ha. Kaya na pa ako nakikinig, eh. Mr. Chair, eh. O, at nakikita ko na marunong ka, eh. May alam ka. Edukado ka. And you tell me now, ha? You are refusing to answer the question of Congressman Pimentel on where you studied? Hindi naman namin tinatanong kung anong antas ng pinag-aralan mo, eh. Oo. Ang tinatanong, hindi ka ba nag-aral ng elementary? Let me ask you. Nag-aral ka ba ng elementary? Hindi. Opo. Ayun. Sumagot ka din. High school, nag-aral ka? Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi ka nag-high school, elementary lang na natapos mo? Elementary lang? Opo. Ay, Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang na natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Fernandez. Elementary nga lang eh. Pinapaikot si Congressman Fernandez. Napapaniwala pa ni Congressman. Hindi, we're trying to be lenient, Mr. Chairman, if I may. We're just trying to be lenient because, yun nga, sinasabi natin, okay naman, nag-waiver na siya eh. Yun nga lang problem, si withdraw eh. And that's the reason why medyo, bakit ganun? Kasi nga, winidraw na namin yung... tinan mo ha. Di ba? Kanina, nabanggit mo kay Congressman Dan Fernandez. Hindi nabigyan ng lisensya. Narinig ko yun, ha? You were not given a license. Now, what license are you talking about? Nag-email po si Pagcor sa email ko dahil ako po yung authorized po. Kaya sa akin po nag-email. Ang sabi po ni Pagcor po is hindi po sila magbibigay ng lisensya. Pagcor. Hindi siya mag-renew. Pagcor. Opo, ang Mr. Pagcor, Chair. Hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa Pogo. Di ba? Opo. Eh, kanina po, binabanggit mo na wala kang kinalaman sa Pogo eh. Mr. Chair, may I explain po? Baka kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na involved ka sa Pogo eh, di ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with Pogo. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing
to do with Pogo. But you applied for a license in Pagcor, huh? And you were refused a license. What kind of license? Pagcor is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for Pogo. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Nang ano? Pagcor po. Nang ano nga? Pagcor po. Hindi, nang ano? License to operate po. For what? Anong i-operate? Ah, yung tag po dito, yung... Pogo! Come on, tell me. Pogo! Operation ng Pogo. Tell us here. Because look, we are preventing that Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now, you answer me now. What kind of license did you get, trying to get from Pagcor? Mr. Chair, license to operate po ng Pagcor. Ano? Ano to operate po ng Pagcor? Hindi pwedeng to operate ng Pagcor. You applied for a license from Pagcor to operate what? To operate Pogo po. Yun. Ibig sabihin, involved ka sa Pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa Pagcor na hindi mo alam na Pogo yan. Oh my goodness. Oh. Nagpunta ka sa Pagcor. Sinama mo pa si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque naman, sapagkat alam mo may influence sa Pagcor yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa ng dollar sa Pagcor. According to Chairman Altenco, am I right? Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. Ano yung binayaran mo? Utang po. Utang ng ano? Utang mo? O no. utang ng po ano? Utang ng Lucky South sa Pagcor. Therefore, po. Kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa Pagcor, Mr. Chair? Pwede po, Mr. Chair. Sige, go ahead. Mr. Chair, authorized representative lamang po ako. Whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South, magbayad ka sa Pagcor ng back charges sapagkat ikaw mismo ang nag-apply sa Pagcor ng Pogo. Yes or no? Hindi po, Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa Pogo. Renewal lang nung pumunta hindi po kami. Hindi pa kasama ka ni Atty. Hayroko sa yes Pagcor? Yes po, for renewal ibig po. Ibig sabihin ikaw ang nag-renew o nag-apply, whatever it is. Basta napunta ka sa Pagcor. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayaran mo sa Pagcor, ukol yun sa Pogo. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-iisinungaling dito. Yes po, Mr. Kahit genius ka, hindi mo kayang paikutin.